traffic update. Madami kayong ulo sa umaga dito sa Gangnam Daegu papunta ng Sinuyon. Merong event alas 11 na umaga at lalo sa alam. Ano hindi gumagalaw. Sa ibang balita naman, dahil sa depression sa grade, sabi ko sa inyo, tumalon sa rooftop ng isang apartment at nagpatiwakal. Ayon sa report ng Seoul Gangnam Police, nakita na lang ang katawan niya na nakarami sa Taiji Street. Grabe. Dinala siya sa hospital ngunit pinawian na rin ang buhay. Ang mga bata talaga ngayon, no? Dahil sa depresyon sa nakuha niyang grades, kaya tinapos niya ang kanyang... Andrew, naisip namin ang papa mo. Naintindihan naman namin na sa paglipat mo dito, natural medyo maninibago. Alam ko po, Ma. Okay lang ako, huwag kayo mag-alala. Hindi na po ako bata. Tama yun. Binata ka na nga. Yan lang ang gusto kong marinig. Itiwala ko sa'yo, anak. Oh, nasan ka? Chief, good morning. Malapit na ako. Grabe lang ang traffic. Sandali lang. Malapit na. Parating na ako dyan. Bye. Ay, paano yan? Alam mo naman ang daan, di ba? Maglakad ka na. Po? Ma naman, hindi pwede. First day ko sa school eh. Hindi ka na bata, Andrew. Ay. Sabi ko na nga ba eh. Bakit kasi pinilit mo pa ako sumabay sa inyo? Iho, tingin ko kailangan mo ng tumakbo para hindi ka malik. Good luck. Galingan mo ha. Salamat po. Kasi, akala ko... Pasensya ka na. Sandali lang. Bakit? May lighter ka? Wala. Wala akong lighter. Sige, umalis ka na. Sandali! Bakit? Susunod, huwag ka makialam sa buhay ng iba. Bakit late ka? Dinilangin ko lang sa inyo na dapat sa klase... Ako nga pala si Richie. Bago lang ako dito, pero magdadalawang buwan na. Saan ka galing yung school? Sa Tagalog school? Saan naman yun? Sa gangbo? Oo, tama nga doon nga. Okay ba mga grades mo doon? Umanda ka. Mahirap talaga dito sa umpisa. Palago? Oo, totoo. Ito ang sikat na sikat na Daichi. Lahat ng matatalino ng estudyante sa Korea dito pumapasok. Nauso na ito at marami lang gumagawa. Ngayon, ano ang opinion niyo sa syndrome na ito? Kaklase ba natin yun? Kilala mo ba siya? Oo, siyempre. Siya ang reyna ng klase. Reyna? Reyna ng kabastusan. Hoy, Denise. Tumayo ka. Anong ginagawa mo? Late ka nang pumasok. Matutulog ka pa dito sa klase ko? Sige, ipaliwanag mo ang Pimpy Syndrome. Tumayo ka! Ang Pimpy Syndrome, please in my front yard. A selfish syndrome in which people want to secure profitable businesses in their area. Pwede na yun? Ano? Pwede na yun? Bakit ganyan ka makipag-usap sa isang teacher? Alam mo, walang silbi ang pag-aaral para sa'yo dahil bastos ka. Ito ang dahilan kaya kailangan ng ethics. Nakakatulong ba ang pag-aaral sa pagtaas ng mga grades ko? Oo nga pala. Ang grade ko sa ethics ay 100. Bastos ka talaga, bata! Students' Rights Section 6, Clause 3.
ipinagbabawal sa mga guro na gumamit ng physical or verbal abuse sa mga estudyante. Alam mo yun, di ba? Dahil isa kang ethics teacher. Ganyan ang ugali ni Denise. Pero siyang top student. Top student? Bakit siya? Di ba sabi ko sa inyo, huwag kayong magbentuhan? Taas nyo! Pwisit. Alam niyo na sigurong lahat ng to. Ang mga lessons sa 9th grade ay ibabase sa resulta sa exams na to at sa finals, ang top 2 ay mapupunta sa specialized class. Ang 3rd to 10th sa private high school class naman. Ngayon, alam niyo naman kung gaano ka-importante ito. Yes, yes, sir. Buti pumasa ako. Ano? Buti ka pa. Uy, sumabay yung rank ni Denise. Bakit kaya? Ano? Sandali. Sino si Andrew? Siya yung bago nito sa klase natin. Kilala ko yun. Hindi ako makapaniwala. Tinali ng bagong estudyante si Denise. Malamang inis na inis yun. Sino ba siya? Malay ko, kalilipat lang yun eh. Ay, nababatrip na ako sa grades ko. Kaya ayoko talaga sa mga transfer eh. Ay. Ang galing mo, pare! Sikat na sikat ka na ngayon dito sa school. Isang buwan lang tinalo mo na si Denise. Lupit mo! Aray ko, masakit. Alam mo, parang idol na kita. At ang cute-cute mo pa! Tama na nga. Hindi importante yun. Siyempre, importante yun. Kahit kailan, wala pa nakakatalo sa kanya sa number one spot. Ito ang unang pagkakataon na mapapaya siya. At dahil sa'yo yun, napabagsak mo siya sa pwesto niya. At sigurado, bad trip ngayon yun. Ano naman yan? Masama kasi para sa katawan mo yan eh, kaya ito na lang. Kung gusto mo, edi kainin mo. Tsaka ayoko na strawberry. Meron din ako apple dito. Sa ina lang din to. Hoy, transferee. Matalino ka din pala. Hindi naman kasi may pangalan ako. Naaalala mo ba nakakilala tayo dun sa may... Ano ngayon? Good luck nga pala. Tignan natin kung hanggang kailan ka tatagal dito. Denise! Denise! Bakit? Si Andrew. Siya pala yung top student sa Sangli Middle School. Nakakainis! Bakit ba niya kailan lumipat dito ay malapit nang matapos ang 8th grade? Hoy! Anong gagawin mo? Tukol saan? Ang top 2 students pupunta sa specialized class at isa sa atin ang di makakapasok doon dahil sa kanya. Ano ba? Kakain ka na lang ba ng lollipop dyan? Wala kang pakialam kasi pangalawa ka, di ba? Noemi, kung masyado mong pinipressure ang sarili mo, hindi ka natatangkad yan. Huwag ka mag-alala. Hindi ka dapat kinakabahan sa kanya. Hindi yan ako tatalunan ulit. Sigurado ka. Ano? Tinatanga ko ko yan. Noemi,
Gustong mo maglaro? Laro? Anong laro? Mali. Ano ka ba? Hindi mo alam? Dahil nag-number one ka, tapos transfer ka lang dito. Sabali, seryoso ako. Yung ba talaga dahil nun? Lahat bumaba ang rank dahil sa'yo. Ano? Grabe si Andrew, nag-top ka agad. Ang tuli-tulino niya naman. Yun ba gusto mo marinig? Kahit ako, asar sa'yo. Pero hindi naman ako kasali sa gumawa nun. Ganyan kasi talaga dito sa school. Lahat obsessed sa ranks. Sinong gumawa nun? Daba, ewan ko. Baka yun, yung nag-second place sa'yo. Isa ka ba, stalker? Bakit lagi mo ako sinusundan? Ah, hindi naman sa ganun. Yung sintas mong isa, hindi nakatali. Ano? Yung sintas. Ayusin mo. Ano? Hindi nakatali, diba? Itali mo. Bakit mo ginawa yun? Curious lang ako. Hindi ka pala kasing tanga ng ibang estudyante sa school natin. Pero pag minsan nakakatawa ka. Ako? Alam mo, Mr. Lollipop? Interesado ako. Sa'yo. Ano sabi niya? Tinanong mo ba siya? Oo. Tingin ko hindi siya. Ang duda ko kasi siya eh. Nasa tipo niyang gagawa nun. Hmm.
Hindi mo pa ba narinig? Maraming chismis to sa kanya at sa mga lalaki niya. May naging shota daw siyang siga nun. At saka isang lalaki na mas may edad sa kanya. Hoy, hindi totoo yan ha? Oo, totoo yun. Kaya nga... Hoy! Saka uta! Sige na, tuloy mo na. Sandali, anong ginagawa niyo? Ha? Sino ka ba? Ako? Boyfriend niya ako. Halika. Bitawan mo lang kamay ko. Ano? Sorry. Mr. Lollipop, sabihin mo nga, kailan pa kita naging boyfriend? Yun. Sandali. Kilala mo ba yung taong yun? Hindi. Hindi ko siya kilala. Hindi mo kilala yung lalaking yun? Kailangan ko pang pumunta sa academy. Kung may sasabihin ka, sa ibang araw na lang. Nagkita pala kayo ng daddy mo? Opo. Sinabi mo ba? Yung tungkol sa exam? Bakit naman? Ay, oo nga. Wala din naman silbi kahit sabihin mo pa sa kanya. Nagalit nga siya nung hindi ka natanggap sa Gupje. Magpapalit pala tayo naman sa academy, tumatanggap lang sila na magme-med school at tapusin mo requirements bago mag-sem break. Ano naman ba ang problema ngayon? Yung grades mo sa math bumaba. Yung mga ibang subjects hindi importante, pero mathematics ang pinaka-importante sa lahat. Dapat nga ngayon tumataas ng level mo sa... Nakikinig ka ba sa mga sinasabi ko sa'yo? Kailangan ko ba talagang gawin yon? Kailangan gawin mo yon. Ang mga bata sa Gokje. Ay. Siya nga pala. Dapat mag-top ka uli. Kaya mo naman eh. Bawi ka sa finals. Ano yan? Wala. Sa'yo ba to? Nag-aaral ka na ba ng math na pang high school? Bakit? Marami din mga estudyante nag-aaral yan ah. Tanga ka ba o nagtatanga-tangahan ka lang? Naiintindihan mo ba lahat ng to? Ang galing mo. Kung pag-aaralan mo na ang high school math ngayon, ano pang gagawin mo sa high school? Alam mo, dapat ganun talaga. Ang pinakamabilis matuto, panalo, kaya kailangan kong gawin. Pag di ko maalala, rarabihin ko. Prerequisite yan sa science sa specialized high schools. Ano? Kasi... Parang sobra kasi yung effort mo. Uy! Ingat! Okay ka lang? Pwede ba? Pabayaan mo nga ako? Uy! 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 Huwag ka umalis. Ayoko maiwan dito na mag-isa. Dito ka lang. Bakit ang layo mo? Dito ka. Nag-ata ako. Tingin mo. Ha? Parang
hindi naman mainit ang loob mo. Talaga? Eh kung... Dito. Gusto mo ba akong hawakan? Kung gusto mo, okay na. Balik na ako sa klase. Makinig eh. Yes, sir. Ano ang normal na voltage na ginagamit sa bahay? 220 volts. Good. Ngayon, tingnan natin itong voltmeter. Dito makikita natin ang formulas. Naalap kong paborito niyong lahat. Principle ng voltmeter. Okay. Parang wala kasi sa sarili. Mukha siyang normal pero tanga naman pala. Patalino ba talaga ang Andrew na yun? May sasabihin ako sa'yo, Noemi. Talaga? Ginawa mo yun? Hindi nga niya alam kung anong gagawin niya. Talaga ba nagkakagusto na siya sa'yo? Ano nang gagawin mo ngayon? Ewan ko. Hintayin na lang natin ang finals. Sandali lang. Baka naman nagkakagusto ka na sa kanya. Huh? Sira ka ba? Alam mo kasi, dapat sa bola ka nakatingin kanina. Kay Dennis ka nakatingin, oh. Hindi, oh. Sinungaling ka talaga. Oy, nagkakagusto ka na ba sa kanya? Kapag nangyari yun, sisirain niya ang buhay mo. Ay, nako. Pwede ba? Tumahimik ka nga ako. Ano naman niyang sinasabi mo, eh? Ay, nako. Sino yan? Wala, spam lang. Hayaan mo na. Okay, alis na ako, ah. Dito ka lang at pag-isipan mo kung tama yung ginagawa mo. Ano oras na ba? Ay, di man lang ako ginising. Bakit hindi ka papunta sa staff room? Gusto ko kayo makausap na mag-isa. Bukod naman sa akin. Sinabi ko na sa'yo nung nakaraan na hindi pwede, di ba? Tapos na ang lahat. Pabayaan mo na yun. Sandali lang. Sinasayang mo lang ang oras ko. Naiintindihan mo ba? Denise! Ikaw na naman ba, Lollipop? Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo, ha? Nung nakaraan yung matanda, ngayon naman yung teacher. Ano ba talagang gusto mo? Wala kang pakialam sa akin. Kaya pwede, huwag mo na akong kulitin. Siyempre may pakialam ako sa'yo. Malakas ba ang tama mo sa ulo? Tayo bang dalawa? May pakialam ako!
Dahil... nagkakagusto na ako sa'yo. Ano? Sa umpisa pa lang. Noong unang araw ko pa sa eskwela lang to, nakita ko lahat na gusto mo, ginagawa mo, at napakataray mo. Pero lagi kitang naiisip. So, anong gusto mong gawin ko ngayon? Ikaw ang nag-umpisa nito, hindi ba? Pwede ba? Gumising ka na. Kahit kailan, di ko sinabing alagaan mo ko. Uy, sandali lang, Denise! Pumunta ka sa Daichi Station! Alas 6 ng gabi, maghihintay ako! Uy, 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 uy! Excuse, excuse! Tabi, tabi! Uy! Aba, tingnan mo to. Tingnan mo. Para sinadyang pinuto to, ha. O, tingnan mo. Siyang estudyante, pero ang program na ito, para sa mga papasok sa top med school at sila yung top one sa tingin ko. Hindi para sa kanya ang program na ito. Ay, siguro, mas maganda kung maghanap na kayo ng iba. Oh. Ano bang ibig mong sabihin? Itong anak ko, sa tingin niyo ba hindi niya kakayanin dito? Director Choi ako ito. Tingin ko hindi para kay Denise ang tutorial school na yon. Salamat. Kung ganun, sige. Mag-lunch tayo next week, okay? Bye. Bakit ba hindi mo na ipasang level test na yon? Ay, nakakahiya tayo. Kumuha na ako ng bagong tutor. Si Director Choi, mag-i-exam ka na lang uli. Pwede ba tama na? Ano pa bang gusto nyo? Eh kasi, okay ka naman dati, pero ngayon, para sa'yo naman itong ginagawa namin. Lagi namang importante para sa akin. Kailan mo matatapos to? Bakit ba lagi na? Masyado ka mariklamong bata ka. 4 na taon. Saglit lang naman yun. Pagkatapos nun, pinapangako ko na gaganda ang kinabukasan mo. Ma! Anak, hindi ito para sa akin. Hmm? Para sa'yo to. Para sa kinabukasan mo. Para ba sa akin to? Sinabi ko nung gusto ko mag-med school? Hmm. Ano ba ang gusto ko? Ano ba ang hilig ko? Tinalangiman lang ba ako kahit na minsan? Bakit ba laging ko ano na lang ang gusto nyo? Alam mo, bata ka pa, at wala ka pang alam sa buhay. Pagtanda mo, makikita mo na tama ang sinasabi ko. Kaya gawin mo na lang gusto ko. Mag-taste ka lang ng konti. Hindi ko ipagagawa sa'yo kung mali ito. Ibang klase ka? Ibang klase ka talaga, ma? Aba! Anak! Grabe! Sobrang tagal ko naghintay sa'yo sa station, ha? Wala ka bang relo? Oh, ang lamig! Pag sinipon ako, ibili mo ako ng gamot, ha? Alam mo? Bakit? Umiiyak ka ba? Hindi ako umiiyak. Nilalamig lang ako, no? Umiiyak ka eh. Hindi nga sabi eh. At hindi ako nagpunta dito para sa'yo. Nauwi na ako. Oh, sandali. Ito, medyo malamig eh. Mainit pa to. Yan. Masaya ako at dumating ka.
Hatid na kita. Medyo late na eh. Ayoko. Ayoko pang umuwi sa amin. Ano? Anong gagawin mo? Okay ba? Ikaw bang gumawa nito? Ginawa ko para sa performance test. Ikaw pa lang ang unang nakita nito. Denise, anong zodiac sign mo? Anong zodiac sign ko? Scorpio ang sign ko. Bakit naman? Nandun banda ang Scorpio. Yung star sa gitna ay yung Antares. Yan ang main star ng Scorpio. Ang pinakamaliwanag na star sa southern sky. Parang araw. Minsan ng mga stars? Bakit naman? Kasi kailangan magniningning sila at magiging pinakamaliwanag para makita at maalala ng mga tao. Pag di ka maliwanag, hindi ka mapapansin. Denise! Huwag! Dumalikod ka lang! Diyan ka lang. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Sa'yo, Denise. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan sa'yo. Maganda ba ako? Ano? Kung maganda ba ako? Sabihin mo, maganda ako. Maganda ka. Napakaganda mo. Ayun na yung bus mo. Na. Bakit hindi kita matawagan? Ano
kapayapa. Nasaan ka ba kahapon? Ba't di kita makontak? Medyo hindi magandang pakiramdam ko. Talaga? Pero okay ka na. Okay na. O, para, ano yan? Ang siyang na. Grabe. Sabi mo. Tingnan niyo to, ang bagong scandal sa Daichi. Kasi na naka-sweet ko, grabe! Tumang yata sa dinis pero pinilit siya ni Andrew. Sino pa na si Andrew? Ikaw ba? Ang alin? Alam mo kung ano? Yung balita. Mami, ano bang ginagawa mo? Hindi ito yung plana natin. Balita? Ah, yun? Yung banti na tukoy mo? Hindi ako may gawa nun. Kung ganun. Kung hindi ko may gawa, sino? Ewan ko. Importante ba sa'yo kung sino nagpakalat nun? Tsaka hindi naman totoo yung balita, di ba? At wala kayo namang gusto sa kanya. Sabihin mo, pinilit lang ako ni Andrew. Yun lang naman nasasabihin mo. At bakit ko naman gagawin sa kanya yun? Bakit? Kasi naman aminin mo na pinahawakan mo yung dibdib mo. Ah, ano? Konting panahon na lang at sirang-sira ng pangalan ni Andrew. Isang laro ito. Di ba yun naman ang gusto? Kilala ko mga lalaking kagaya mo. Ang bata pa kayo pero ang dami nyo ng kalokohan at ang titigas ng ulo ninyo. Ano ba talaga nangyari? Sabi mo totoo, ano? Sinabi ko na sa'yo noon, pero ayaw mong maniwala. Pwede ba tumahimik ka muna? Si Dennis, hindi mo lang napagalitan. Hoy, sabi ko tama na, kaya tumahimik ka na. Ano ka ba? Eh, bakit sa akin ka nagagalit? Ikaw naman kasi, sinabihan na kita. Pero di mo pa rin maintindihan kung ano nangyayari. Okay, sige, tatahimik na ako. Pero ayusin mo yan. Andrew, di na siya mag-e-exam. Malamang hindi. Ang sama nun, malalagay yun sa student record niya, hindi ba? Tama ka dyan. Sabi ko na eh. Unang kita ko pa lang sa kanya, di ko na siya type. Ang grabe ka, tabi ko pa siya. Ay, baka manyak. May gusto ko bang sabihin? Andrew, bumalik ka sa upuan mo! Hihintayin kita sa labas ng gate. Hoy, Andrew!
Saan ka pupunta? Ano naman kung saan ako pupunta? Ano? Pupuntahan mo si Andrew sa gate mo? Ah, alam mo, ang weird mo talaga. Ang sabi mo dati, gusto mo siyang sirain. Siguro nagkakagusto ka na sa kanya. Nagkamali ako sa iniisip ko noon. Kaya dapat itigil na natin to. At bakit ko naman gagawin yun? Ikaw ang nag-umpisa nito at di ko kasalanan na ganito na kalala. Sige, umalis ka kung gusto mo. Pero kapag umalis ka, itatakwil na kita. Anong pinag-uusapan yung dalawa? Mas makapulo ko dun. Pinatapos na yun sa... Mabuti nga. Nasaan si Denise? Si Denise? Kasama niya yung class advisor natin. Ito na ba ang pinakamaganda mong naisip? Nakikiusap ka sa akin ang bagoy ng record mo, pero di ba sabi ko sa'yo na hindi na pwede? Hindi ako pwede magtiwala sa kahit anumang sabihin mo. Lagi niyo na lang ginagawa ang dahilan ng pagpapalaki sa inyo kapag may nagagawa kayong pagkakamali. Tapos kami ang lalabas sa may kasalanan? Hindi ko kayo maintindihan. Tama ka. Pero sinusubukan niya ba? Ano? Kung talagang gusto niyong maintindihan, hindi ba dapat tinanong niyo man lang ako? Ano bang sinabi niyo na una nag-absent ako ngayong semester? Ikaw ang top student, kaya pagbibigyan kita. Hindi niyo man lang ako tinanong kung okay o kaya kung may problema ba ako? Denise! Ano klaseng teacher kayo? Ang top student, anak ng director ng ospital. Yun lang ang alam niyo tungkol sa akin, di ba? Ano sabi mo? Para wala ka ng respeto sa mga nakatatanda. Ano ako! Ano sabi mo? Bastos ka! Sabihin mo! Andrew, nag-uusap pa kami. Lumabas ka muna. Dahil na. Narinig mo ba ako? Oo, narinig ko kayo! Ang importante lang naman sa inyo ay ang grades niya at wala nang iba, di ba? Wala man lang kayong pakialam sa kanya! Kaya tama na. Sinano ba ang ulo mo, ha? Kung umarte ka, parang alam mo na ang lahat! Bakit hindi mo sabihin na nasasaktan ka at hindi mo ito kasalanan? Hindi ikaw ang nagpakalat nun. Sabihin mo sa akin na hindi ikaw ang nagpakalat nun! Sabihin mo! Eh ano naman kung sabihin ko? May magbabago pa ba? Ano naman ngayon kung aminin ko nasasaktan ako? Okay na ako. Kaya ko na umuwi na mag-isa. Sige na. Denise! Yung sinabi ko sa'yo, totoo yun. Gusto kita. Bakit? Ako ang nagpakalat ng chismis. At napagalitan ka dahil sa akin. Hindi ka din nakapag-exam dahil sa akin. Tsaka bastos ako, di ba? Ginagawa ko anong gusto? Bakit? Kasi, ganun din ako dati. Yan, mayabang ka kasi. Bagay sa'yo yan, susunod. Ano ang gagawin mo, ha? Yamne. Iwan na natin yan. Ganun ako dati. Malungkot at nag-iisa.
Kaya naiintindihan kita. Kasama. Walang mga bituin. Oo. Pero alam mo, hindi ibig sabihin na nawala yung mga stars. Kahit hindi sila nakikita, andyan lang sila sa taas. At nagniningning pa rin. Walang nagbago sa kanila. Kaya ikaw, hindi kailangan na makita mo to lagi. Okay lang. Nandyan lang lagi ang star mo. Ang star mo. Andrew. Ituro mo nga sa akin kung saan bandang Scorpio. Kasi summer star yun at medyo mahirap makita sa ganitong panahon. Pero alam mo, maaaring di natin makita ngayon. Pero kapag nag-summer na, makikita ang ganda niya. Pagdating ng summer, hahanapin natin siya. Pinapatawag ka ni teacher. Masasabihin ka ba? Pinag-iunitan si Andrew? Lahat yun, ikaw? Di ba binalaan kita? Hindi mo maalala? Di ba sinabi ko tama na? Kaya ako bang sundin natin sinasabi mo? Sino ka ba? Gano'n ka ba kataas? Hindi ko sinabi yan! Alam mo, masyadong malaki ng ulo mo kaya di mo ito napapansin. Pangalawa lang ako. Sumusunod lang ako sa'yo lagi at sa mga gusto mo. Alam mo ba ang pakiramdam nun? Parang isang basura. Bakit? Paano mo nagawa to? Akala ko, magkaibigan tayo. Magkaibigan? Ganun bang akala mo? Pasensya ka na. Kahit kailan, hindi kita tinurong na kaibigan. Kawawa naman si Andrew. Anong mangyayari sa kanya? Nasira na ang buhay niya nang dahil sa'yo.
Kapag nalaman niya na plinano mo ang lahat ng ito, ano kayo sasabihin niya? Ano sa tingin mo sasabihin ko? Andiyan ka pala. Naku, narinig mo ba? Huwag ka na magsalita, pwede ba? Ikaw ang nagplano ng lahat. Alam mo, nagtiwala ako sa'yo. Hindi, Andrew. Ang totoo, sasabihin ko naman dapat lahat sa'yo. Kaya lang... At kailan mo balak sabihin sa akin? Masaya ka ba? Umarte ka, may problema at malungkot yun. Parang ginagawa mo lang akong tanga. Siguro masaya ka na ngayon. Andrew, pwede ba pakinggan mo muna sasabihin ko? Please. Ginawa mo akong tanga. Ha? Ikaw pati yung teacher natin, ginawa niyo akong tanga. Tama ba? Lahat na lang gagawin mo para umangat ka. Alam mo, parang basura ang ugali mo. Ito na. Maraming salamat sa lahat, ha? Ayoko na ulit makipagsabwatan. Sa susunod, huwag mo na ako yung damay. Bakit? Masaya naman, di ba? Tsaka tumaas din naman yung ranking mo, ha? Basta ayoko na nun. Pero hindi pa tapos ang lahat. Gusto mo bang tumaas ang ranking mo o hindi? Ano? Ay, palitaan niyo ba? Isang babae sa inyong middle school, pinahawak yung dibdib sa isang lalaki. Para mawala ang lalaki sa top spot. Kinala niyo ba yun? Sino? Sino? Si Dennis ba yun? Masira ang buhay ni Andrew pagtapos nun. Kawawa, pero nagtapuli si Dennis. Hoy, narinig niyo yung tungkol kay Dennis? Talaga? Yung pinakamatalino sa school? Totoo ba yun? Ya, grabe pa lang ugali niya. Ang video ng bastos na Reyna. Okay ka lang? At alam kong mahirap. Alam kong sa ngayon masakit para sa'yo. Pero lilipas din ang lahat.
Alis na po ako. Congratulations nga pala sa'yo. Ito, oh, para sa ito. Buksan mo. Masyado ka namang atang, oh, eh, dyan. Dapat ipagpatuloy mo yan. Para marami ka pang matanggap na regalo. Parte ka na ng special 1%. Ako na ang bahala sa lahat ng mga kailangan mo. Basta ipagpatuloy mo lang ang pagiging top student. Yung mga pangarap na walang kukwenta-kwenta, mga talunan lang ang umahabol sa ganun. Abad ang tahimik mo. Kasi hindi nakatali ang sintas ko. Ano? Ano ka ba naman? Ay, Denise, nagsasalita ang daddy mo pero ibang sinasagot mo dyan. Wala na. Wala na magtatali ng sintas ko. Mag-isa na lang ulit ako ngayon. Pero, grades ko lang iniisip nyo. Hanggang kailan pa? Napapagod na ako. Anak! Denise! Uy! Tignan nyo! Huh? Yung estudyante ka alis sa middle school! Nakakrockout niya! Oh! Patingin! Tignan nyo! Nakakrockout niya! Nakakrockout niya! Grabe! Sexy, oh! Ano? Ganda pala nito! Ano ba? Tignan natin! Yan! Tignan naman! Dali ako naman! Tignan naman! Tignan naman! Dali! Slow down mo na! Slow down mo, please! Tingin natin nila! Sumot mo na lang! Oh, yan! Good na! Wow! Gusto pa rin! Ano sandali! Ano ba? Ano ba yan? Ano ba? Uy! Problema niyan! Problema mo! Bakit? Alis na! Ano nga dito? Kilala niyo ba siya? Kilala niyo? Alay namin kung sino ba yan? Di mo alam? Di mo kilala? Di mo alam? Ngayon ko lang dinalaman ang lahat. Kung ako nga, walang alam paano niya malalaman. Wala kayong alam tungkol saan niya! So, ako yun na ito. Hoy! Nakita niyo ba si Denise? Ano? Malay ko!
Pero, nung unang makita kita, parang nabawasan kahit paanong sakit. Sumagot ka na, Denise! Denise! Nakakatawa pero gusto ko talagang malaman kung talagang gusto mo rin ako. Ang totoo, kahit ako nagugustuhan na rin kita. Dapat na, sinabi ko na sa'yo eh. Kasalanan ko ang lahat. Ginawa ko yun sa'yo. Pero ako naman na nasaktan. Nasaan ka na? Ano nang gagawin ko? Denise! Scorpio. Pero kapag summer na, magpapakita na siya. Sana. Pag summer na, kasama pa rin kita. Sige, basta ikaw. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita kahit kailan.